Labis na ikinagulat ng publiko ang balita na dinakip ng mga otoridad sa bisa ng warrant of arrest sa Binian, Laguna, ang popular at veteranong character actor na si Dindo Arroyo o Conrado Manuel Ambrosio II sa totoong buhay. Base sa artikulo ng GMA News, naglabas umano ng pahayag ang Laguna Police Provincial Office nito lamang September 21, 2022, kung saan naaresto ng mga kapulisan ang 61-year-old na kontrabidang aktor bandang alas 6 ng gabi, Martes, September 20, 2022. Ito ay dahil sa inihaing warrant of arrest ng Regional Trial Court Branch 101 ng Santa Rosa City, Laguna, laban kay Dindo. Nahaharap umano ang aktor sa 2 counts ng kasong paglabag sa Republic Act No. 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012, kung saan ito ay may kaukulang piyansa na nagkakahalaga ng 10,000 pesos sa bawat kaso. Ayon pa umano sa pahayag ng officer in charge ng Laguna PPO na si Police Colonel Randy Glenn Silvio, sa pagka-aresto ng akusado, ipinapakita lamang na walang pinipili ang ating batas, saad nito. Sa kabilang banda, noong una ay hindi pa naglalabas ng detalye ang mga awtoridad kung sino ang nagsampa ng demanda laban sa aktor at kung ano ang naging testimonya nito, kaya't nakasuhan. Ngunit base sa pagbabalita sa unang balita ng unang hirit nito lamang September 22, ayon umano sa pulisya, ang mismong kapatid umano ni Dindo ang nagsampa sa kanya ng kaso. Ngunit hindi pa malinaw kung ano ang pinag-ugatan nito at wala pa rin pahayag ang kampo ni Dindo kaugnay dito. Kasalukuyan namang nakadetine ang aktor sa Bureau of Jail Management and Penology sa Binian City. Gayunpaman, matatanda ang isa ito sa hinahangaang kontrabidang aktor dahil sa husay nito sa kanyang mga karakter at maaksyong drama, kung saan matagumpay itong nakagawa ng mahigit sa 100 pelikula. Napanood din si Dindo sa FPJs ang Probinsyano bilang si Guillermo Acosta, at makikita sa kanyang Facebook account na tila patuloy pa rin itong nakatatanggap ng mga proyekto. Samantala, narito naman ang samot-saring reaksyon ng netizens kaugnay sa hindi inaasahang balitang ito. La, kahapon lang nag-post siya, magkasama pa sila ni Jeric Raval nasa airplane. Simula nung bata ako hanggang ngayon, gusto ko talaga na huhuli agad yan ng pulis. Pero ngayon na-shock ako. Totoo lang hinuli siya ng pulis. Pero idol ko yan na kontrabida. Alam ko mabait to sa totoong buhay. Na-discover to ni Ipe. Nasundan ko life story nito. Mostly naman sa kontrabidas mabait in real life. Ganon talaga. Cyber libel is a crime. We don't know the real story. Hintay na lang tayo kung anong pinagmulan niyan. Ano ang opinion mo?